Ito guys, panoorin natin. Mga kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa kabundukan. Ito ang kanilang pagkakapirahan. Panguhalaan ng kawayan. Pero okay naman, basta masipag ka lang sumuong sa mga kagubatan. Dahil ang mga kawayan na ito ay hindi basta-basta dahil ito ay hindi tanim ng tao. At kusa lang tumutubo ito sa mga sapa at gilid na malaking bato. Buho daw ang tawag dito. At mag-iingat ka dahil ito ay gurdyado na makakamandag kagaya ng kubrang ito. At kung sakali na may uwi mo ang mga kawayan ito, kailangan mo pa itong biyak-biyakin at tadarin. Ibilad sa araw at lalahin. Kagaya ng ginagawa na ito ng aking pamangkin. 200 lang daw ito pag nabuo, deliver pa sa hardware, sabi sa akin. At sa lugar na ito, mabilisan ang trabaho dito. Kailangan makasampo ka sa loob ng 3 araw na trabaho. Dahil hindi lang naman ikaw ang yumayari ng ganitong uri ng sawali. At kung sakali na gusto mo itong malaman, abay napakahirap nitong pag-aralan. Dahil kailangan mo munang umakit sa kabundukan at mangunguha ng mga ligaw na kawayan. At hindi lang yan. Marami ka pang pagdadaanan dahil maahas ang lugar na may mga kawayan. Bumili ka na lamang sa mga mangyan. At sa aking pagkakaalam, 400 ang bintahan ng itbay-it nito sa bayan. Doble ang tinutubo nila sa ating mga katutubong mangyan. Akala mo madali yan? Halos sugat-sugat na kaya ang mga kamay ng mangyan. Tinitiis lang. O diba kawawa naman? Kaya wag mo na pangarapin pang kumpitensyahin ang mga yan. Hayaan mo na silang ganyan. Magpasalamat na lang tayo. Dahil hindi yan itinuro ng ating mga guro sa kolehiyo. Dahil kung itinuro yan sa atin, baka karamihan ngayon sa atin ay namumundok na rin. At ang mga ito, baka hindi na pangkawayan ang hawak nilang itak at kutsilyo. Baka sumali na rin sila sa grupo ng mga kulto. Kaya dapat lang na ating irespeto ang kanilang mga produkto. Huwag naman nating abusuhin. Dahil hindi basta-basta ang paggawa ng ganitong uri ng sasak. At kung tingnan parang napakadali lang ang paggawa, huwag mo itong subukan. Baka ikaw ay mahiwa.